Philkotse, ba? Philkotse na. Madalas nating marinig yung mga komento na mahinang klase daw ang mga bagong sasakyan ngayon kumpara sa mga lumang modelo na matitibay ang kaha. I must have come across several stories already about someone's older European car surviving an accident against a newer model. Kawawa daw yung kabilang sasakyan dahil nayupi yung hood o yung trunk. Pero guess what? Ang sukatan ng tibay ngayon eh hindi na nadadaan sa kawalan ng damage ng auto na nasasangkot sa aksidente. May dahilan kung bakit madaling ma-deform ang kaha ng mga sasakyan ngayon. At kumbaga sa tao, ang inaakala nating mahinang klase eh malaki pala ang papel sa pagprotekta sa kung ano ang pinaka-importante ang mga nakasakay. Hello car fans, this is Joseph and welcome to Explain Like I'm 5. And today, we talk about crash safety ratings. Bago ang lahat, like niyo muna itong video namin, subscribe to our YouTube channel, and click the bell icon to receive the latest updates. Daan na rin kayo sa aming Philkotse Car Guide by clicking the link at the description below para updated kayo sa full specs, latest pricing, at news. Just what exactly do we mean when we refer to crash safety ratings? Ito yung mga grado na binibigay ng isang testing organization na may kinalaman sa kung gaano kaligtas ang sasakyan para sa driver at mga pasahero kapag may aksidenteng nangyari. The ratings come from what is called the NCAP. Hindi yan yung No Contact Apprehension Policy, ha? NCAP stands for New Car Assessment Program, a government initiative responsible for evaluating new automobile designs in terms of performance when it comes to various safety risks. Nagsimula ang NCAP sa Amerika noong 1979 through the National Highway Traffic Safety Administration or NHTSA. Ang purpose ng programang ito ay para ma-encourage ang auto manufacturers na gumawa ng mas ligtas na mga sasakyan para tangkilikin ng consumers. The first standardized frontal crash tests were performed in May 1979 when cars for the 1979 model year were driven straight at a concrete barrier at 56 kilometers per hour, with the results published in October of that same year. Since then, nagdagdag na ng improvements sa NCAP by adding a rating system, making test results easier to access, and changing the format of the information to be less technical and more easily understood by the consumer. Sabi ng NHTSA, malaki ang naging impluensya ng NCAP para makagawa ang car brands ng mga sasakyan na consistent sa pag-achieve ng high safety ratings. Another NCAP in use in the US market is run by the nonprofit organization Insurance Institute for Highway Safety, or IIHS, founded in 1959 and which began releasing crash safety ratings in 1995. In contrast to NCAP, which is a government program, the IIHS is a non-profit organization run by insurance companies. Yung NCAP na nagsimula sa North America, unti-unting kumalat sa buong mundo dahil sa requirements ng iba't ibang automotive markets. So, bukod sa original na NCAP, there are at least 11 international versions of this program. These are the Australasian NCAP, Japan NCAP, Euro NCAP, Korean NCAP, China NCAP, Latin NCAP, ASEAN NCAP, the Bharat New Vehicle Safety Assessment Program or Bharat NCAP of India, Taiwan NCAP, and Green NCAP that measures emissions and the environmental impact of new cars. At the very least, apat ang ginagamit na test sa NCAP. Merong frontal crash test that launches the vehicle at a fixed barrier at 56 kilometers per hour. This is to simulate a head-on collision between two vehicles of the same size. Ang side barrier test naman ay para sa isang intersection collision where a stopped car is hit at the side with a 3,000-pound barrier moving at 62 kilometers per hour. Meron ding side pole crash test to simulate a crash into a telephone or electric pole. Dito, hinihila ang sasakyan sa isang poste
habang nakaangulo ng 75 degrees at 32 kilometers per hour. Then, there's also the rollover resistance test. Sinusukat yung tsansa na tumaob ang sasakyan sa mga biglang liko. Parang yung mga galawan ni Tito Snack. These tests can be stricter or more relaxed, depending on the region and market needs. For instance, mas matindi ang testing na ginagamit ng Euro NCAP. Merong mobile progressive deformable barrier, full width rigid barrier, mobile side impact barrier, far side impact, at safety assist. Bukod pa dyan, ini-evaluate din ang chances of survival ng pedestrian or cyclist kung sila ang tamaan ng auto. Pati na rin kung gaano kadali mailabas ng rescuers ang mga nakasakay sa loob ng wreckage ng sasakyan. Of course, may grading system ang tests na yan. Kung gaano kahusay protektahan ang sasakyan ang occupants sa loob with minimal risk of injury. This is based on a scale of 0 to 5 stars. Siyempre, 5 stars ang para sa excellent performance in crash protection at kumpleto ang crash avoidance technology. Kung makakuha man ng 0 stars ang isang modelo, legally, pwede pa rin ibenta sa madlang people since it meets type approval standards. Yun nga lang, walang critical modern safety tech. As I mentioned, ang NCAP crash rating para sa isang sasakyan is valid for the specific region that the test was conducted for. Ito ang dahilan kung bakit may mga modelo ng sasakyan dito sa Pilipinas or sa Southeast Asia na hindi natin makikita sa first world countries tulad ng US, Japan, at Europe because these models do not comply with the established crash safety criteria in those markets. How well modern cars perform in these tests is mainly due to the presence of crumple zones or the areas of the vehicle that are deliberately designed and engineered to be deformed in the event of a crash. Diba nga, kadalasan binibida yung mga lumang sasakyan dahil lang sa hindi daw nayuyupi ang mga ito kapag nababangga. Maganda lang tignan in terms of aesthetics kasi walang visible damage. Pero ang risk niyan ay nasa occupant sa loob dahil sa kanila mapupunta ang force of impact ng isang collision. This can result in injuries such as whiplash, spinal damage, or even death. When a newer model is involved in a collision, the crumple zones such as the hood, trunk, and sides are built to absorb the crash energy. Yung passenger space or cabin, yan ang mas rigid in terms of construction bilang safety cell kung tawagin. So, bago pa umabot sa occupants ang crash energy, nabawasan na ito dahil hinarang na ng crumple zones. Kung may matira man na force of impact, dito na papasok ang seatbelts at airbags para lalong maprotektahan ang mga nakasakay. So, alam niyo na, hindi lang patigasan ng labanan kung safety ng sasakyan ang pag-uusapan. Kung madurog man ang isang bagong auto pagdating sa aksidente, pero ligtas naman at walang injury ang mga nakasakay sa loob, goods na yan. Ang kasabihan nga, mas madaling palitan ang mga material na bagay kapag nawala kumpara sa buhay ng tao. This has been Joseph for today's episode of Explain Like I'm 5. Thanks for supporting Philkotse, and kita tayo sa next video. Tito Joseph, bakit? Ano naman? Mga Philkotse viewers, sasabihin ko lang sa inyo, si Tito Joseph, mag-abroad na. Kaya, in behalf of the entire Philkotse team, maraming salamat, Tito Joseph. Ikaw si employee number one. At alam ko namang, pupunta ka na sa CAD cars. Ano ka? Kung may Philkotse, may Canada cars, di ba? Eh, mag-upload na si Tito Joseph. Pag balang araw, kung sakali nakita mo kami na nagda-drive ka sa iyong magarang sasakyan, tapos kami, nakikita mong tumatawid, na madumi ang damit, na nahihirap, sana man lang kumaway ka bilang tanda na minsan naging magkakasama tayo dito sa opisina. Ba't naman kayo maghihirap? Teka, nijak ka na eh. Well, ano naman? Maraming salamat, Tito Joseph. Sige. May-miss ka namin. I think... Tito Joseph. Iiwan na tayo ni Tito Joseph. Huwag ka sumama sa liwanag, Tito Joseph. Ano ko yayaw na? Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!